Hey guys, it's Marky and welcome back to my channel. For this vlog, pag-uusapan natin ang Technical Vocational Livelihood or TVL track ng senior high school. Ang track na ito ay sinasabing nakapagbibigay ng practical skills sa mga estudyante so that they will be ready for employment when they graduate in senior high school. If bago ka pa lang sa channel na to, I suggest you subscribe kasi marami pa tayong ilalabas ng mga video tungkol sa student life. Student tips, hacks, and advice. Bago natin simulan ang video na to, please comment sa TVL strand na plano niyong kunin sa pagbubukas ng klase o kung anong TVL strand ang kasalukuyan niyong pinag-aaralan. Ang TVL or Technical Vocational Livelihood ay isa lamang sa apat na track ng senior high school. Sinasabing ang academic track will prepare the students for college while TVL prepares the student for employment. Kaya naman, pag-uusapan natin ngayon ang TVL track na makakatulong sa pag-gain niyo ng skills para maging handa kayo sa trabaho o negosyo. Ito ang 10 things you need to know about the TVL track of senior high school. Number 1, the TVL prepares you for job-ready skills. Ano ba yung mga job-ready skills? Laging tandaan that TVL is dedicated to give learners an experience so that you will be ready for employment. Pagkatapos nyo mag-graduate sa TVL, magkakaroon kayo ng skills na magagamit nyo sa pag-a-apply ng trabaho. Ano-anong skills ang pwede nyo matutunan sa TVL? Dito sa track na ito, you will learn about electrical installation, reformatting of personal computers, o pwede namang pagluluto, carpentry, massage, o din naman kaya, welding. Ang mga nabanggit ko ay ilan lamang sa mga job-ready skills na pwede nyong matutunan dito sa TVL. Number 2, TVL is for those students who have no college plans. We have to face the fact that not all can afford to go to college. O di naman kaya ayaw mo na mag-college kasi gusto mo na magtrabaho kaagad. Or you just want to learn skills in life to survive. Then, the TVL track is perfect for you. Kasi dito sa TVL, pagka-graduate nyo, for sure magkakaroon kayo ng mga practical skills na makakatulong sa inyo sa paghahanap ng trabaho o pagsa-start ng negosyo. Now, hindi natin sinasabing pag pinili mo ang TVL, ay hindi ka na pwedeng mag-college. No. What we are trying to say here is, TVL track will prepare you sa totoong buhay if ayaw mo nang mag-college or you cannot go to college. If gusto mo namang mag-college, pwede-pwede naman because the TVL track will prepare you sa related course na gusto mong kunin sa college. Number 3, TVL provides hands-on experience. Ano-ano ba yung mga hands-on experience sa TVL? In TVL, you get to experience and learn the skills needed as a TVL student firsthand. Kasi sa mga major subjects niyo, tuturuan talaga kayong magluto, mag-install ng software, mag-welding, magkumpuni ng cabinet, mag-program ng computer. In fact, most of the schools ay binibigyan ng one whole day each week ang major subject ng TVL. Kaya sa track na ito, you will really learn practical skills para naman pag magkaroon ng assessment, yung TESDA, ay for sure makakapasa kayo. Ano ba yung assessment ng TESDA? Number 4, the national certificates given by TESDA for TVL students. Familiar ba kayo sa NC1, NC2, NC3? Ito yung national certificate na binibigay ng Technical Education and Skills Development Authority or TESDA sa mga TVL students na makakapasa sa kanilang assessment. Laging tandaan ang TVL student ay may scheduled assessment kung saan they will be able to showcase the skills that they have learned during their time as a TVL student. So ano ba yung advantage if makapasa ka sa assessment or makakuha ka ng national certificate mula sa TESDA? Para malaman mo, ang national certificate will give you an advantage or edge when you apply for jobs in industries here and abroad. Number 5, become globally competitive with TVL. So sinasabi nga natin kanina, di ba, yung national certificate will give you an edge if you apply abroad. Let us remember that skilled personnel are very in demand pag nagtrabaho abroad. And most of the skilled people, example, those who graduated from TVL, are hired on the spot. In short, your practical skills na matututunan nyo dito sa TVL will be your ticket para makapaghanap ng trabaho sa ibang bansa. Before we continue this video, please don't forget to subscribe kasi pag-uusapan din natin kung paano maging isang globally competitive yung senior high school student. Number 6, the industry partnership with TVL. One of the many advantages if you enroll in TVL is, kadalasan sa mga eskwelahan sa Pilipinas ngayon ay mayroon ng partnership or connections kung saan kayo mag-OJT. Your OJT or on-the-job training will open lots of doors for new learning experiences that is very essential to apply for a job. If you are good in your OJT as a TVL student, the industry or company kung saan ka nag-OJT will absorb you. O di ba ang galing? Ibig sabihin, hindi ka na mahirap ang maghanap ng trabaho if you are a TVL student because schools
right now have partnership or connection sa mga industry or companies. 7. TBL for business. Laging tandaan na TBL is also about livelihood projects na pwede niyong gawin sa bahay or within your community. Ibig sabihin sa TBL, you will be able to learn or make money using your skills. Pwedeng magluto, manicure, pedicure, massage, computer technician, pwedeng mag-welding o electrician. If you're also good in business and you want to take academic track, we have a video about ABM na pwede niyong panoorin. Number 8, the research in TBL. Hindi ibig sabihin na kapag TBL ka, eh wala ka ng research paper na gagawin. Meron pa rin kayong research paper na gagawin even though you are a TBL student. Pero anong difference ng research paper ng academic track sa TBL track? Sa TBL track, your research paper will be related to the strand of TBL na kasalukuyan yung kinukuha. Ano ba ibig sabihin nito? Your research paper can be about the effects of ICT in the student life, or the study about PISONET sa mga ICT students, or about safety measures na kailangan gawin when you talk about electricity, or food innovation sa mga cookery students. In TBL, you should make sure that your research is all about or related to your strand. The research paper in TBL aims to solve or answer questions about industry problems or sa mga kumpanyang pwede niyong pagtrabahuan. Number 9, the TBL subjects. Hindi ibig sabihin na kapag mag-e-enroll ka sa TBL ay puro skills lang talaga ang ituturo sa inyo. Sa TBL, you'll also have core subjects na tinuturo din doon sa academic track. Ano-ano yung mga core subjects sa TBL? In TBL, you'll also learn media and information literacy, philosophy, oral communication, general mathematics. Yes, you'll still have mathematics in TBL. So basically, meron pa rin kayong mga subjects na pareho doon sa mga binibigay sa mga academic students. Number 10, TBL track is all about acquiring essential skills for life. We should accept the fact that the world is full of competitions. At ang isa sa mga competition na yan ay yung paghahanap ng trabaho. Laging tandaan na as a TBL student, you will be equipped with essential skills so that you will have an edge if ever maghahanap na kayo ng trabaho. Or to have an edge in life. Also, having skills is something that you can really be proud of. Na pwede nyo rin pagkakitaan. And lastly, I just wanna say, if you enroll in TBL, medyo magiging angat ka compared to other students kasi nga dito sa TBL, tuturuan kayo ng mga practical skills na pwede nyong gamitin sa pag-a-apply ng trabaho o pagsisimula ng negosyo. So tanungin mo yung sarili mo, bagay ka ba sa TBL? Ikaw ba yung estudyanteng hindi sure if makakapag-college? Or ikaw ba yung estudyanteng ayaw mag-college? O yung estudyanteng gustong matuto ng job-ready skills para makapaghanap ka agad ng trabaho? O gusto mong matuto ng skills para kumita ng pera? If yes ang sagot mo sa lahat ng tanong ko, the TBL track is the right one for you. So that's it guys, I hope nasagot ko yung mga tanong nyo tungkol sa TBL track ng senior high school. If may mga tanong pa kayo tungkol sa TBL track, please just comment it below kasi for sure sasagutin ko yan. Don't forget to like and share this video and subscribe to my channel for more senior high school tips and advice. This has been your friend Sir Marky saying, laban lang! Laban lang! Laban lang!